Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Nissan Patrol Royale. Ano, ready ka na? Parati naman eh. Tara na! Maraming salamat po sa Nissan Santa Rosa sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. Ang makina nito ay 5.6-liter double overhead cam V8 CVTCS variable valve event and lift direct injection gasoline engine. May maximum power ito na 400 horsepower at 5,800 RPM. At may maximum torque naman na 560 Nm at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed automatic with manual shift mode. At kung interesado kayong kumuha ng kahit anong Nissan na sasakyan, i-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. Big time ka ba? Gusto mo ba ng sasakyan na kayang pumunta kahit saan? Sasakyan na kayang humila ng speedboat o kaya jet ski mo? Nak, sana all, di ba? Ito ang ultimate na pangbigati na sasakyan. Ang laki, no? Yan ang gusto ko eh, jumbo size. Ang haba ng hood at nakaumbok sa gitna. Tinago rin nila yung windshield washer. Yung grill, solid ang chrome. Bakal na bakal, itsura talagang tigasin. May camera dito sa ilalim ng emblem. Yung ilaw, napakarami at pinantay nila sa grill. LED ang daytime running lights at projector LED ang headlights. Halogen naman yung bright at yung signal lights. Mukhang 3 clusters yung signal lights, pero pag umilaw yan, isa lang yan. Simple lang ang bumper, pero parang naka-chest out yung dating. May washer para sa headlamps at may 4 na parking sensors. Halogen naman yung fog lamps na may chrome housing. Bakal ang skid plate at merong 3 hilahan sa ilalim. Dambuhala sa laki, lalo na pag tiningnan mo dito sa side. Boxy yung hubog niya, pero binrake nitong chrome lining. Ang character line niya, isang straight lang na mataas, kaya nagmukhang elegante at ibang level. Floating roof din ang design, pero ito sa unahan. Sa unahan, may air vents. Tunay ito kasi malaki yung makina niya, kailangan niya ng maraming hangin. Ang side mirror, may repeaters at magkabilaan, may camera. May roof rails, chrome ang door handles at may step board dahil 273mm ang minimum ground clearance nito. Ang size naman ng gulong ay 275/60R20, naka 4-wheel disc brake. Grabe, nanlita ko dito. Dito sa likod mo kasi makikita yung mas ng sasakyan. Solid eh, dambuhala. Ang linis tingnan ng spoiler, nandito na rin yung third brake light. Ang laki ng salamin, may defogger na rin to at saka wiper. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito, yung ilaw. Malalaki at saka parang nasa loob siya ng bubble. Hanip din sa detalye kasi hindi tinipid. LED strip ang park light. Andito naman yung brake light, signal light at reverse light. Meron ding reverse camera. Bulky ang bumper. Meron tong 4 na parking sensors. Magkabilaan may reflectors at dito sa driver side may fog lamps. Meron din tong 2 hilahan. Isa dito sa gitna at isa dun sa ilalim. Sa ilalim nandun din yung spare tire na same size at nakamags din. Kung gusto nyo naman ng mga maasinsin ng car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami yan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipareview, mag-comment lang kayo sa baba. Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero wait lang, tingnan nyo muna to. Ergonomically designed ang susi ng Nissan Patrol. Saktong-sakto sa kamay ko, di ba? Meron siyang emblem ng Nissan, lock, unlock, pangbukas ng tailgate at alarm. Nasa likod naman ang switch para sa physical key. I-check nyo rin yung website namin, ha? www.rit-ridingintandem.com. Ito na!
Sarap? Sana all! Bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, tilt and telescopic. Pero hindi lang basta-basta. Electronic to. Pipindutin mo lang siya. Ang upuan natin, 10-way adjustable seats. Electronic to, dipindot lahat. At ang kinaganda dito, may siset mo pa sa dalawang driving position. Pwede yung isa sa'yo, yung isa sa asawa mo. At maganda pa dito, pag pinatay mo yung makina, aangat yung manibela at aatras yung upuan. Kaya madali kang umakyat or bumaba. Pag inon mo naman, babalik na siya sa dati. Sa space test naman natin, ang tuhod ko, kasyang-kasya. Ang headroom natin, kasyang-kasya rin, mga kalahating dangkal. Check naman natin sa second row. 5'8 ako ah, pero tingnan nyo to. Ang legroom ko, isa, dalawa, may sobra pa. At natatandaan nyo pa, itong front seats, naka-atras pa yan ha. Ang headroom naman natin, ganun din, mga kalahating dangkal. Check naman natin sa third row. Ang dali rin palang pumunta sa third row dito kasi one touch lang siya. Boom! Finish! Ayos ah! Kasya pa rin ako, may konting space pa oh. At saka kung napapansin nyo, one third lang ng space ang na-occupy ko. So kasya dito, tatlong tao, lalo na siguro kung payat, kakasya talaga, malaki. Ang headroom, mga 2 inches pa. Eh ang tanong, may magkakasya pa kaya sa likod? Tingnan natin! Ang ginhawa, no? Automatic. Plus, napakalaki ng trunk niya. Kahit maleta, kasyang-kasya dito. Pero ang tanong, ilang G-test kaya natin ang kakasya dito? Tingnan natin. Kailangan mo pa ng mas malaking space. Saglit lang, meron pa tayo niyan. Dito pa lang, nanliit na yung galon test natin. Parang pick-up na. Pero, wag ka. Meron pang ilalaki yan. Saglit lang. Hanep, no? Pwede ng kwarto. Ito pa, may space pa dito, ah. At hindi pa rin dyan natatapos. Saglit lang. Kung may ilalagay kang matataas, pwede rin ganito. It's kalikot time! Simulan na natin sa ceiling. Unang-unang mapapansin mo dito, meron siyang sunroof. At solid yung takip niya, kaya siguradong walang init na papasok dito. Ang quality niya, wala talagang himulmul. Maganda. Sa bandang gitna, andito yung switch natin ng pangbukas at pagsara ng sunroof. Meron tayong mga map lights, meron din lalagyan ng shades, parehong visor merong ilaw at parehong visor may salamin. Parehong visor meron ding extension. Meron siyang hawakan na regular, meron din siyang hawakan sa A-pillar para hindi ka mahirapan umakyat. Ang sidings naman, eto. Etong malupit. Pwede mo nang gawing unan. Actually, hindi lang yun eh. Parang naka-comforter ka, paikot sa'yo eh. Yung sidings, yung upuan, tsaka itong mga armrest, napakalalambo talaga nilang lahat. Ibang-iba yung feel. Alam mong upmarket talaga, luxurious at super comfortable talaga dito. Maliban sa pagkarami-raming padded leather sa sidings natin, meron din ditong wood panel sa bandang unahan. Chrome din ang bukasan ng pinto. Sa baba, meron siyang bottle holder at additional compartment. Ang manibela, simple lang, pero luxurious na luxurious pa rin. Meron siyang wood panel paligid. Pero wood panel design lang ha. Laminate lang siya, hindi siya totoong wood. Leather wrap din siya, merong white stitchings. Sa left side, nandito ang ating controls para sa infotainment system. At sa right side, ang ating cruise control. Ang instrument cluster niya, simpleng-simple pero luxurious ang datingan. May simple lang siyang mga chrome accents. Tapos yung mga sulat niya, mga white na clear at maliwanag. Pero huwag kayong mag-alala kasi nako-control naman ang ating brightness ng mga sulat. Nandun yun sa left side ng manibela kasama ang pang-reset ng trip meter. May mga additional buttons pa dito sa left side ng manibela. Andito yung pambukas at pangsara ng tailgate at pwede mo rin i-off yung automatic function na yun. Ang dashboard, ang itsura. Para bang ang sarap-sarap niyang akapin kasi parang ang lambot-lambot niya. Kasi yung mga gilid niya, leather, tas may mga wood, sobrang comfortable niyang tignan. Wala kang makikita dito na sharp lines, puro mga kurba-kurba. Nakakurba dito sa ibabaw ng instrument panel, sa ibabaw ng infotainment system, pati sa ibabaw sa passenger seat. Kurbada pati yung mga wood na laminates. Ang infotainment system, 8 inches siya. Meron siyang Apple CarPlay at Android Auto. Sa baba ng ating screen, ang ating mga controls. Ang gitna, selector. At additional controls pa. Ang dami kasi kung isa-isay natin lahat, baka maghapon tayo, sobrang dami talaga. Sa
sa bandang gitna ng ating maraming pinduta ng infotainment system, meron tayong CD player. Sa baba nito, ito na yung controls natin ng aircon. Dual zone climate control siya. Hindi pa sila nakontento dito sa dual climate control ng aircon. Meron din siyang pampalamig ng upuan. Para kung nakaparada ka sa mainit, mabilis lalamig ang upuan mo. Pwede mo rin painitin pagka malamig ang panahon. Meron ding dalawang USB at power supply. Ang shifter naman, cute. Kumpara sa napakalaking katawan ng sasakyan, ito naman, maliit lang. Ang pindutan niya nasa unahan. Meron tayong shift lock, park, reverse, neutral drive, at meron ding sequential. Sa baba ng ating shifter, eto na. Ang dami na namang pindutan. Kasi nga, kahit saan pwede to. Four-wheel drive kasi to. Meron siyang four-wheel high, meron siyang four-low, merong automatic mode, meron siyang tang-sand, snow, on-road, rock, meron din siyang differential locking, may switch din siya para sa traction control, at may hill descent control switch din siya. Wow, dami, di ba? Sa right side naman ito, may napakalaking wood panel. Pero, may laman yan sa loob. Merong dalawang cup holders at isang power supply. At may ashtray din. Sa bandang baba ng shifter, meron pang isang compartment na nakatago sa ating wooden laminates. Napansin nyo rin ba, walang handbrake dito? Kasi wala talaga siyang handbrake, foot brake siya. Nandun sa pinaka left side sa bandang paa. Ang armrest, napakalaki talaga at napakalambot. As in, pwede na talagang unanin. Sa ilalim niya, meron ding napakalaking compartment. As in, napakalaki talaga. Ang glove compartment naman natin, meron siyang konting accent na silver. Meron din siyang lock. Ang upuan, itong malupit. Para talaga siyang couch. Tapos, ang luwag ng feeling mo. Pero, pag nasagad ka ng paright, meron siyang bolstering na sasaluhin ka pa rin, kaya hindi ka titilapon. Pero, maluwag yung feeling, hindi siya yung tight na parang niyayakap. Meron siyang plain na leather, merong butas-butas na leather, kasi nga dito lumalabas yung malamig or mainit na hangin, kung anong gusto mo. Feel na feel ko tong second row. Feel ko, tulog na tulog ako dito pag long drive, sarap. Ang lambot-lambot kasi lahat. Magkabilang side sa ibabaw, merong ilaw, may tig dalawang aircon vents, merong parehong hawakan at parehong merong sabitan. Sa likod naman ng dalawang headrest, parehong may monitor. Pwede kang manood dito ng magkaiba. At pwede ka rin mag-earphones ng hiwalay. Dalawa yung earphones niya nakabitan sa baba. Pareho rin may volume control. Merong tweeters magkabila. Meron ding seat pocket sa likod magkabila. May access sa likod ang center console. Nasa baba nun ang controls ng aircon. Sa baba ulit may compartment. Magkabila, merong USB. Sa pinakailalim, meron siyang HDMI, USB at isa pang power supply. Sa gitna, meron tayong armrest. Meron din tayong dalawang cup holders. Meron ding ISOFIX ang ating mga upuan. May hawakan din siya sa B-pillar para hindi ka mahirapang umakyat at bumaba. Dito sa third row seats, meron siyang aircon vents magkabila. May hawakan magkabila. Magkabila, meron din siyang dalawang cup holders. At ito pa, tatlo ang seat belt niya dito sa likod, kaya kasya talaga pang tatlong tao. Sa likod, may ilaw sa gitna, may dalawang speaker, meron ding power supply sa left side, merong anim na sabitan. At sa ilalim nito, meron siyang compartment. Sa ilalim ulit, nandun naman yung mga tools natin. Ang babaan ng spare tire, nandito. Kung kailangan nyo rin nga pala ng motor or car insurance, i-text nyo lang kami sa 0968-203-7833. Pwede rin kayong mag-email sa amin sa getinsured@rit-ridingintandem.com. Ako nang bahala sa inyo. At ngayon mga katandem, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Let's go! Let's go na. Ito na, V8 to. Sa totoo lang mga katandem, aaminin ko na sa inyo. Ngayon ko lang first time matatry mag-drive ng V8. Kasi V6 nakatry na ako, pero V8... first time. Unang napansin ko, itong manibela. Grabe, sobrang lambot niya. Kahit napakalaking sasakyan, no? Napakalambot talaga ng manibela. Sobrang komportable. Yung upo ko, napaka-komportable. Yung siko ko, komportable. Yung dito sa gitna, komportable. Ang sarap. Okay, let's go, let's go. Kaya na isang kamay? Iganon mo, ha? Kaya, ayan, isang kamay. Isang daliri. Wow! Kaya isang daliri yung manibela. Malambot. Imagine mo ang laki-laki nito, mas malaki to dun sa mga regular na SUV. Pero napakadaling igalaw ng manibela, napakalambot. Anong grade mo sa manibela? 5 pinakamalambot,
siguro 4.5. Malambot. Medyo nakakatakot lang, no? Kasi medyo mamahalin din tong sasakyan. Kaya hindi ko siya maiganon-ganon. Ito ba yung pinakamahal na na-drive mo? Magkano ba to? Nasa mga 4? 4 million. Oh. Siguro, isa sa pinakamahal. Ako, isa pinakamahal. Mapapansin nyo rin, V8 to ha. Pero yung engine noise niya, naka-idle tayo ngayon. Wala. Napakatahimik. Sobrang refined pag traffic. Ayan, no? Ang tahimik, tahimik. Yung aircon, malakas. Kaka-on lang namin itong sasakyan na to, pero ang lakas kaagad. Yan na, tatak Nissan, malakas na aircon. Malupit ang Nissan pa to, kaya napakalakas ng aircon. Ang fan speed namin, 1. Sa iyo, John Duard, 1 din? 1 din. Abot? Oo, ang dami ko aircon dito. Pinapalibutan ng aircon. Yung second row kasi apat yung vents ng aircon. Mag-isa lang siya sa likod. Kamusta naman? FM yan, ha? Yun na, may bayo. Grabe yung radio, tinesting namin. FM lang to, ha? Pero may bayo. May dung. So, yan. Ngayon, normal driving muna tayo. Try lang natin. Grabe. Yung normal driving nito, kahit ang laki-laki ng katawan, ang tulin. Nakita niyo yun, galing kami sa kanto hanggang ngayon, 60 na ako. Hindi ko yun pinupwersa, as in, ganyan lang yung diin ko sa gasolina, 60 ka agad. Ang taas natin. Oo, ang taas natin. Kita mo sa kalsada, ang taas natin, tsaka yung bubong ng mga ibang sasakyan, kita mo. Yan. Ang ride naman, cemented roads kasi dito na uneven talaga yung mga kalsada dito. So may konting-konting talbog kang nararamdaman, pero generally okay naman. Pero may konting talbog. Parang ano eh, gentle yung talbog. Oh, gentle na talbog. So yan yung normal driving. Didinan ko lang ng konti lang, ha, konti lang. Kasi syempre V8 to, no? Hindi to basta-basta. Konti lang, diinan natin. So, ay grabe, hindi ko pa dinidiinan, no? Pagtingin ko sa speedometer, mag-80 na tayo, 75 na! Wala pa akong ginagawa! 80 na tayo. Ganyan pala ang V8. Hindi mo nararamdaman. Patulin ka lang ng patulin. Sabi ko, ibibirit ko eh. 80 na ako. Anong birit? Eto, diinan ko ng konti. Wow. 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 Parang ano eh, kanya-kanyang dalhin sa ibang time. Wait ah. Unang-una kasi, yung sound ng V8. Hindi ko siya sinagad, ha? Hindi ko pa sinasagad yung tapak. Pero naririnig mo, gumagalaw, iba. Iba talaga yung tunog ng V8 sa mga inline 4, V6, iba. Tapos yung power niya, yung delivery niya, dire-diretso, tumutulin. Hindi ko pa sinasagad. Sobrang powerful. Parang humuhugot siya ng kapangyarihan pa ilalim. Ang galing, imagine mo, ang laki-laki ng katawan nito, pero ubod ng lakas. Bon agad. Alam mo yung iba na ano, yung parang sa ano, yung bandang pa, git. Eh. Oh, may lag tao sa bandang gitna ka babaon, yung doon mo mararamdaman. Ito pag tapak mo gumanon ay. Bow ka agad sa mo. Oh my goodness. Oh my goodness. Grabe. Ay. Ang ganda ng tunog. Oo. Anyway, sa transmission, wala akong naramdaman na shifting. Wala. Parang wala lang, dire-diretso. Sobrang suwabe. Pag regular driving na ganito, sobrang suwabe. Hindi ko alam kung may sports mode to eh. Tingnan mo nga. Parang di mo na makailangan na sport mode dito. Hindi, kasi nga ano eh. Iniisip ko, baka mamaya, ganito sa normal. Ano kaya sa sport mode? Teka, manual mode natin ah. Manual mode. Uy! Parang tataas yung harap. Ayoko na. Bakit na lang? Seryoso, parang aangat yung harap. Parang feeling ko, ano, yung gag... Basta, hindi ko ma-explain. Feeling ko basta...
Ay, no. Ayaw ko na ng sports car. Gusto ko na ng patrol. Naramdaman mo, yung parang medyo umangat yung pa ako na... Oo, parang umangat na ganyan, tapos bilang bumilis, nag-warp speed pa forward. Yun yung legit, mga katandem, may halong takot. Sige, hindi ko alam kung saan ako kakapit kanina. Hindi, kasi ito lang naman naisip ko. Kung may pera ka, sige, gusto mong bumili ng sports car, kaya mo, sige. Yung sports car kasi, mababa. So kung kunwari may mga lubak-lubak, problemado ka na. Diba? Eh ito kasi, mataas. So matulin ka, pero mataas. Kaya lang, syempre, may limitations din to kasi mataas center of gravity. So syempre, pagka mga ano, mga cornering, syempre, i-expect na rin natin na ano, may body roll siya. Pero pag diretso naman ako, grabe. Grabe ang tuwa ako talaga, grabe. V8. Ayoko na ng inline 4 turbo. Gusto na V8. Sana all may pambili. Sana all talaga, no? Can afford. Yung braking mo sa kanya, sure-footed ka rin. Kasi ramdam mo yung preno niya. Saktong-sakto rin. Hindi ka mapapako pero malakas. Ayun, oo. Malakas. Malakas yung preno. Kaya niya yung sasakyan? Kaya niya. Kahit malaki, kahit mabigat, kaya. Kayang-kaya ng preno. Tsaka parang layo natin dito, no? Luwag eh. Oo, ang laki dito sa gitna. At saka kahit ang laki-laki mong tingnan, pag nasa kalsada ka na, hindi rin siya ganun kalaki. Parang ang dali lang niyang tansyahin kasi ang taas mo, kita mo yung kalsada, kita mo yung mga tagiliran, madali lang siyang tansyahin. Oo, tas may camera ka pa. Oo. 360. Piling ko makakapitan ko lahat ng kapitan dito. Ang isang patrol. Nakapag-drive na kasi kami ng lumang patrol, yung mga presidential series, parang 2000 model. Iba yung power nito eh. V8 kasi, naiintindihan ko na ngayon kung bakit ang tutulin magpaandar ng mga nakapatrol. Yung pala, hindi nila sinasadya. Matulin kasi talaga. Saka hindi mo ramdam na matulin ka. Parang normal driving. Pero in fairness, nagko-cornering ako ngayon, pero hindi rin. May body roll, oo. Pero ano eh, kaya rin niyang mag-cornering eh. Siyempre, huwag mo lang aabusuhin. Kasi nakatry na rin ako ng ibang sasakyan na mataas din, pero tumatalbog yung likuran kasi kumakawala pagka ano, medyo mapabilis ka sa corner. Pero ito, kaya. At ngayon, itry naman natin ang turning radius. Napakalaking sasakyan nito, pero ano kaya? Kamusta? Let's see. Okay. Sagad natin. Isa, dalawa, tatlo. Lagay ka mga tatlo. Tatlong linya kinain. Ang sarap nito, pang long distance. Sa expressway, hindi ka kakapusin dito. O overtake ka, provincial roads, so walang problema. Tapos na ako mag-test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Game, ako na. Ito na. Totoo nga, konting tapak lang. Diyos mio, Marimar. Nasa 60 na agad kami. Yung parang feeling mo, ano, stroll-stroll ka lang. Tapos, biglang 60 na yung nakikita mo. Ano ba yun? Okay, gas. Oh my! Ah! Ah! Oh, tama na, tama na. Ay, naka! Yung tapa ko, hindi ko sinagad yun, ah. Kasi may kabahong konti. Kasi nga kanina, ang bilis, ang tuli namin. Pero yung tapa ko, siguro sabihin mo na mga one-third lang yun. Pero grabe, kung nararamdaman nyo lang yung naramdaman namin. Sobrang tuli nitong sasakyan na to. Ang steering, eto. Pwedeng-pwede sa babae kasi malambot na malambot yung steering. Sobrang komportable i-drive. Malambot yung upuan, malambot din yung steering. At ang pagpreno, oh. Malakas siya, pero hindi pumapako at saka kumakagat agad. Maganda yung progression. Dito, may lubak-lubak. Oh, i-testing natin ang suspension. Yun, oh. Malalim yung mga butas, ha? Pero parang nguminig lang siya ng very, very light. Di ba? So, nag-iba na ako ng dream car. Sa labas, ang laki-laki nitong sasakyan na to. Pero, pag dinadrive mo na, ang dali niyang
tantsahin nga. Syempre may mga blind spots ka, pero kumbaga yung kabuuan ng sasakyan, kayang-kaya mong tantsahin yung mga gilid niya, yung harap, tsaka yung likod. May tulong din syempre yung camera. Sarap nitong liano din, no? I-off-road. Kaya nga eh, kasi may power, may on-road siyang capability, may off-road siyang capability, komportable, makakaupo ang daming tao. Sa third row niya, tatlo makakaupo. Dito, tatlo rin. Pero feeling ko, kayang-kaya apat. O di, kung kunwari sasagarin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Siyam! Siyam ka siya dito! Oh, pipilitin, ha? Pipilitin. Pero, ilang seater ba to? 6, 7, 8 seater. 8 seater. Oh, eight. Yung 8 seater na yun, ha, yung mga siguro kasing katawan ko, luwag na luwag kayo doon. Oo. Kung kasing katawan ni RM, saktong-sakto kayo, hindi pa rin kayo masyadong magtatamaan. Ang transmission nito, hindi ko rin nararamdaman. Ang lamig ng aircon, sigurado ba kayo na ano, fan speed niyan, one lang? Oh, one nga lang. Namamanid yung kamay ko sa lamig, sobrang lamig. Naka 23.5 nga lang eh. Grabe, parang ano, parang pa-freezer yung dating. Ayan, no, ang ganda ng preno eh, no? O, tsaka swabing-swabing, oh. Yung pagpa-stop ka na, talagang finesse na finesse yung paghinto eh. Kaya nga. Saka alam yun, nakaupo ako dito, siya yung nagda-drive. Pero pag binibilisan niya, tuntuwa rin ako. Ang sakit ng pakiramdam. Parang tuloy ano, yung normal na tapak niya, feeling mo mabagal ka kasi hindi mo nga nararamdaman na mabilis na pala kayo. So parang pagka sumusunod ka sa traffic, yung sa nasa harapan mo, parang nababagalan ka sa kanila. Pero pag tinignan mo yung ano, speedometer nyo, aba, mga tuling ka na. Kung ganito yung ano natin, no? Sasakyan ng RIT. Pwede na ba, Duarte? O sa akin, pwede sa akin. Wow! Maluwag, oh. Para akong day driver at may bodyguard dito. Like a boss. Oh yes, I keep the... Ito ay nagkakahalaga ng 3,988,000 pesos. Kung gusto mong gawing pearl white, magdadagdag ka lang ng 15,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po ulit sa Nissan Santa Rosa. Ipapakilala ko na rin sa inyo ang mga naggagandahan nating katandem dito! Hi mga katandem! Ako nga pala si Stephanie Villanueva, Nissan Marketing Professional. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita sa aming showroom. Hi mga katandem! Ako po si Divine Sibiliana, Nissan Marketing Professional. Iniimbitahan po namin kayo magpunta sa Nissan Santa Rosa para sa latest promos and discount. Hi mga katandem! Ako po si Carissa Calosa, Nissan Marketing Professional. Iniimbitahan ko po kayong lahat para po sa actual viewing ng mga unit. Hello mga katandem! Ako si Alex Francia, Nissan Marketing Professional. Iniimbitahan ko kayo sa Nissan Santa Rosa para mag-test drive. Dito na tayo sa The Good! And the Bad! Unang-unang bad para sa akin. Tingin ko pag inuwi ko to, hindi to kasya sa garahe namin. So sobrang laki niya. Tingin ko kailangan namin tibagin yung bahay namin para lang maipasok ko to sa loob. Pero ito naman yon. Sure naman ako kung sino man yung mga can afford na bumili ng sasakyan na to. For sure, yung mga garahe nila, malaki naman siguro yon. At saka yung bahay nila, malaki, maluwag. Kasyang-kasya tong sasakyan na to. Sumunod naman, ang presyo kasi niya, hindi talaga para sa lahat. Para lang to sa mga immortal. Ako, kami, aminado naman kami na medyo hindi to para sa price bracket namin. Pero syempre, alam din naman natin na ang kukuha nito, syempre yung merong datong. Oo, oh, malalim yung bulsa. Oo. Oh. Sa interior naman, hindi ko kasi nagustuhan yung mga wood laminates niya dun sa loob. Pero subjective yun na kasi siya nagustuhan niya. Last na lang, syempre expect na natin V8 kasing makina, so malakas talaga siya. Siyempre, expect mo na pag malakas yung makina at malaki, eh siyempre, mas malakas din yung kumuha ng gasolina. So, pero understandable naman yun. Kasi sigurado rin naman ako na kung sino man ang bibili na to, eh kayang-kaya ng pagasolinahan to. Sa good naman tayo, siyempre, pinakauna dyan yung engine power. Kanina, mabaliw-baliw ako, hindi ko alam kung saan ako kakapit. Tapos yun pala, nasa primera lang kami. Kamusta ka naman? O diba, dun palang subok na subok mo nang matulin talaga itong sasakyan na to.
up next sa akin, yung lahat ng mga interior kasi niya. Parang may mga unan ka dito sa siko mo, may unan ka dito. Yung upuan mo napakalambot, yung manibela mo malambot. So lahat comfortable. Yung radyo din niya, ang ganda ng tunog, may bayo. As usual, dahil Nissan ang aircon, napakalakas din. Yung shifting din niya, hindi ko nararamdaman. Ang suspension, napakaganda rin, komportable. Kahit nasa unahan ka, gitna, likod, komportable lahat. Kahit mataas din at malapad itong sasakyan na to, ang ganda ng field of vision, hindi ka mahihirapan na tansyahin pag dinadrive mo siya. Gustong-gusto ko rin yung itsura niya kasi pag nakita mo siyang dala ng isang tao, alam mo na na iba to. Hindi to ordinaryong tao. Ibang level. Yung steering nga niya, kayang-kaya mo din ipaikot-ikutin gamit ng isang daliri. Hindi kayo mahihirapan dito, Diyos po. Ang verdict ko dito, kung talagang big time ka, sobrang dami mong pera, gusto mo ng mga pang all-around talaga na sasakyan, na komportable, mataas, malaki, matulin, lahat-lahat na, itong sasakyan na itong kunin mo. Dadagdag ko na lang yan. Bago na ang dream car ko ngayon. Maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan ulit kayo sa video namin. Oh, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding